Paano malalaman kung may gusto sa iyong isang babae? Bibigyan kita ng 5 sinyales kung may gusto ang isang babae sa iyo. Kaya watch this video till the end. Good morning mga ate at kuya. Panibagong topic na naman ang ating pag-usapan ngayon, mga ate at kuya, no? So, sa hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Kuis Jam at nanonood ka ng Kuis Jam TV. So, gusto mong malaman kung may gusto ba sa yung isang babae or yung crush mo na gusto mong malaman kung meron ba talagang gusto siya sa'yo? Well, bibigyan kita ng 5 sinyales para malaman mo kung may gusto talaga yung babae sa'yo. So, hindi na natin patatagalin pa. So, ito na yung panguna. Yung una ay tinatawag ko na iSpark. Bakit iSpark? Diba tayong mga lalaki kapag may gusto tayo sa isang babae, diba nagnanakaw tingin tayo sa kanila? Yung tinititigan natin sila pero hindi nila nahalata. So, ganun din yung mga babae kapag may gusto siya sa isang lalaki. Yung tumitingin sila na hindi natin nahalata. O, yung mga panakaw tingin ba? O, yung tinatawag na iSpark. Kasi ang babae talaga hindi naman niya nagkakalayo kung may gusto sila sa isang tao. Dahil, syempre, kung hindi nila ma-express yung feeling sa isang tao, eh, sa gesture na nila yun na ipapadama o ipaparating sa isang tao. So, yung iSpark na yan, so, yun yung gesture natin na kung paano natin i-express yung feelings natin sa isang tao. So, yun yung panguna. Number one yun, iSpark. So, moving for number two, tinatawag ko na ak o kilos sa Tagalog. So, kapag may gusto talaga ang isang babae sa'yo, sa kilos pa lang niya, makita mo na may gusto siya sa'yo. Kung paano siya kumilos kapag kasama kayo or nandyan ka na, diba, sa tabi niya. Meron kasing dalawang klase ng babae. Ito yung tinatawag ko na expressive and non-expressive. Sinasabi kong expressive, kasi ito yung mga babae na expressible. Sa kilos po mo lang makikita nila yung may gusto talaga sila sa'yo. Yung pinapadama, yung mababasa mo lang sa kilos niya na may gusto talaga ang isang babae sa'yo. So, mga babaeng ito, huwag mo nang kasi patulan, kasi itong babae ito, madali ka lang nitong iwan at madali lang yung kumbaga sa madaling salita, fuck girls ba? Meron ding mga babaeng non-expressive. Ito yung mga babaeng palihim lang na umiibig sa'yo, palihim na minamahal ka, palihim na nagkagusto sa'yo. Yung sila yung mga babae na malimit lang magsalita. Pero, ang totoo, may gusto din pala sa'yo. Yung kunwari na wala silang gusto sa'yo, yung babaeng ganoon, di ba? So, yun yung dalawang klase kung paano kumilos ang isang babae kapag may gusto sa'yo. So, number two, ak o kilos. So, moving for number three. So, ito yung tinatawag ko na open book. So, bakit open book? Ano bang meaning nito, Kuya Jams? Ano bang connection nito sa pagkagusto ng isang babae? So, ganito, kilala mo na yung babae, nagkakilala na kayo. So, kung may gusto siya sa'yo, kung baga siya yung gagawa ng paraan para magkausap kayo, siya yung unang magte-text sa'yo, at siya yung una ring gagawa ng topic para sa inyong dalawa. Kung baga, ipinabasa niya yung buhay niya, yung storya ng buhay niya sa'yo, isinishare na niya yung ano ba talaga siya, sino ba talaga siya, kung ano ba talaga yung mahilig niya. Kung baga, sa English, she let you enter his life. Kung baga, welcome kanya, nakilalalin mo siya. Yung mga babaeng ganun ba, yung masaya siya kung nandyan ka. So, yun yung ikatlo. Yung meaning sa open book. Pinabasa niya ang storya ng buhay niya sa'yo. Yung mga babaeng ganun. So, number 3 yun, open book. So, number 4 na tayo. So, ito yung number 4 na sinyalis na kung may gusto sa'yo isang babae. Number 4, ito yung tinatawag na too much talk. Bakit too much talk? Ito yung mga babae na kahit hindi mo re-replyan, kahit hindi mo kausapin, grabe yung topic, gabi yung mga sinasabi niya sa'yo. Ano yung mas sinasabi niya? What I mean is, siya yung unang mag-communicate sa'yo. Siya yun yung bubuo ng conversation niyo sa chat or sa text. Ano ba? Siya yun yung unang mag-message, di ba? The same lang yun sa number 3, yung open book. Pero ito, mas private na talaga yung inaalam mo na yung buhay niya. Yung mga babae na
kahit anong text mo, nagre-reply pa din sa'yo. Hindi siya maboboard na kausap ka or ka-chat ka or ano ba yan, ka-text ka. Ito rin yung mga babae na palaging nag-greet sa'yo ng good morning, good afternoon. Kahit hindi ka naman nagre-reply kasi wala kang load. Kasi itong babae sa'yo, nag-care talaga sa'yo kahit hindi ka mag-reply. Gustong-gusto ka niyang makausap. Marahil comedian ka, joker ka, or ano ba, meron silang nagustuhan sa'yo na o hindi lang sinasabi sa'yo. Kumbaga, ang type na lalaki na gusto nila, nandyan na sa'yo, pero kinikilala ka pa nila. Diba? Number 4, too much talk. Ito yung mababaing too much talk. So, number 5 na tayo. So, the last but not the least. Ito yung grabe. Ito yung grabe sa apat na sa limang sinasabi ko. Yung number 5, ititawag to magnetism. Ito talaga yung mga babaeng in love na sa'yo. Gustong-gusto ka na nilang kainin. Kainin, hindi kainin na bastos ha. Yung baga gusto ka na nilang maging jowa. O, kumbaga, bakit ko itawag ng magnetism? Kasi tayong mga lalaki, dapat tayong in-attack tayo yung mag-attack sa babae, hindi sila yung mag-attack sa atin. So, bakit ko itawag ng magnetism? Kasi itong babaeng to, nakilala ka na nila at na-inlove na sila sa'yo, na-fall na sila sa'yo. Pero ikaw, hindi mo sila pa sineryoso. Dahil nga, baka friends lang yung tingin mo sa kanila, pero sila dikit ng dikit sa'yo. Para kang magnet, di ba? Pero, kung gusto mo talaga itong mababaeng nga ito, yung nababaliw na sa'yo, pero huwag ka namang pa-easy to get. Kasi yung mababaeng to, gusto nila yung mga pa-hard to get. Yung mga ma-challenge pa sila sa'yo. Easy to get ka, madali ka rin nilang ma-cheat. Kung baga ano ba yun. O, madali ka nilang papalitan ng jowa. Kung meron kang mga kakilalang ganito na sa tingin mo gusto mo siya at gusto ka rin niya na para nababaliw na sa'yo, hard to get ka. Ang babaeng to. Yan yung advice ko sa'yo. So, yun lang yung limang bagay na dapat mong tandaan kapag may gusto sa'yo ang isang babae. Dapat mong malaman kung may gusto talaga sa'yo isang babae. Yung una, yung eye spark. O, sa pagtingin mo makikita. Sa pagtingin mo makikita sa iyong mga mata. Kalawa, nitawag na ak o kilos. Oo. Ikatlo, ito yung tawag na open book. Parang libro lang nung pang nagbabasa ka lang ng libro. Ikaapat, yung too much talk. Grabe sila makasalita yung mga babaeng to. At ikalima, yung tinatawag na magnetism. Ikaw yung nagmamagnet sa kanila. So yun lang yun sa videong to. Sana mayroong natutunan ka ngayon. Diba? So mayroon ka natutunan sa videong to at sa akin, sa mga gusto ng ganitong mga video or gusto mong pang makita ng ganitong video sa aking channel, mag-like lang kayo sa mga video ko sa videong to guys at pwede rin kayo mag-subscribe sa channel ko. Kung hindi naman, pwede rin. Pero kung gusto nyo kung mag-communicate via social media, meron akong social media account guys. Makita nyo yan sa screen nyo. Yan, Facebook account ko dyan. Meron makita mo. Kung yan, private account ko yan. Pwede rin siyang i-add friend. Pwede rin siyang i-message at pwede rin siyang i-chat at magre-reply ako sa iyo as much as possible. Yun lang po sa videong to. Sana may natutunan kayo. So, once again, ako po si Quiz Jam at nanood ka ng Quiz Jam TV. Bye-bye. Salamat. Adios.